Hello everyone! Ang February 25 ay isang araw ng sineselebrate natin dahil ginuginita natin ang People Power EDSA Revolution. Dito ay no-honor natin ang mga bayaning tumulong para maging successful ang People Power noong 1986. Sa episode na ito, inimbita ko ang dalawang bayani, everyday heroes, na nagsaserve sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Gawad Kalinga. Atin pong samahan sina Dan Bercasio, ang Executive Director ng Gawad Kalinga, at si Miss Jessica Ortiz Yu, ang GK Head ng Capiz, para malaman natin kung paano nila pinopursue ang kanilang passion na magsilbi sa ating mga kababayan. Tara! February 25, celebration of people power, EDSA Revolution, right? And dun sa people power, EDSA Revolution, we honor yung mga ating heroes ng EDSA. And dito naman sa ating episode ngayon, gusto kong i-honor na merong passion para mag-serve sa ating mga kababayan sa Gawad Kalinga. Ayan, so thank you. Ano yung role nyo sa Gawad Kalinga ngayon? First, I'm a volunteer. No? That's my real status. I'm a volunteer of GK, but my role is I am the GK head of Gawad Kalinga Capiz. Like the other provinces, they have different GK heads as well. Okay, Dan naman. Okay, ako naman po ay ang kasalukuyang executive director ng Gawad Kalinga sa Pilipinas. While GK remains to be a volunteer-based organization, and we honor yung ang dami natin mga volunteers, mga leaders on ground. There are about 6,000 leaders, volunteer leaders kagaya ni Jess. Pero kukunti lang yung mga empleyado. Kasama ko dun sa mga employees ng GK. We are busy with community organizing. Because of the lockdown, no, you get to pay attention to all the things that matter to the kapitbahayan members. Our heroes on the ground, yan, yung mga kapitbahayan leaders natin. So, they reach out about their concerns. So, community organizing is a priority now. And preparing the GK youth and the kapitbahayan members for the coming GK summit. And so, I'm also busy preparing the team for that. Also, we look for livelihood partners in for our GK community. So, we're busy doing mga letters, no? Preparing all these things so that we can avail of mga grant. So, even though we do this virtually, and under GK Capiz, kasi there's 8 GK communities under our care. So, that really keeps us busy. February 27 is the GKU Summit, and then February 28 is the Kapitbahayan Summit. Yes, may lockdown. 3 things that keeps us busy right now. Una-una, because of the fact na mas dumami yung may hirap, mas nangangailangan ang bansa ng mga kagaya ng GK. But we're not saying na GK lang yung solusyon, pero at the very least, tayo sa Gawad Kalinga, we believe na we should find more ways on how to reach out to these poor families. Kasi dumami may hirap and hindi tayo Gawad Kalinga kung hindi tayo maggagawad ng Kalinga. Especially at these difficult times. But on the other hand, marami rin gustong tumulong at maraming nauudyok na tumulong pero hindi alam paano kasi nasanay tayo na physical yung contact, nasanay tayo na gumagalaw. Pero it has been an amazing 12 months of finding ways on how to connect yung mga gustong tumulong at yung mga kailangan tulong. And thirdly, as an institution, I have to admit na it's also a struggle to keep a formal institution low, dahil pati yung influx ng donations hindi naman ganun kalaki, but also we need to sustain our manpower para mas marami tayong mapuntahan ng mga may. Yan yung tatlong bagay na challenging pero sa tulong ng Panginoon at sa mga volunteers na nagagawa naman po na. So hindi ka masyadong nakakabisita ba or nakakaalis? We do. Last year, dahil typhoons, we went around sa Bicol, sa Northern Luzon. I even visited Basay, Samar, lahat ng nadaanan na communities at mga partner LGs natin, kinumusta nila natin. While respecting the protocols and being also cautious of the safety ng mga napupuntahan natin. Pero may way naman on how to maintain yung safety but at the same time, may sweet spot na napupuntahan pa rin natin. Plano namin, sana matuloy, baka next month, ikot naman ng Western Visayas. And also, we'll be going to Sulu also next month. Marami pa rin in store, no, na activities, kahit lockdown, talagang dedication and commitment. Mas kailangan po.
start, I attended this assembly. It's an assembly of the, I used to be with Couples for Christ, so did this assembly. And there they announced there's a Bayani Challenge in Marinduque. And my parents supported me and my family supported me in that. Maraming nagulat kasi church worker din ako. So parang, married ka, may asawa ka, pamilya ka, bakit mo iiwanan ng ilang araw? No? And then I went to Marinduque and it was very enlightening. It was a Bayani Challenge. I saw poverty na mas mahirap pa kaysa probinsya namin. And people there really inspired me. The talks in the evening, kasi maski pagod na pagod kayo doing bayanihan work in the daytime, pagdating sa gabi, meron siyang analysis, meron siyang Kalinga Night. And this Kalinga Night, when you really seriously attend them and listen to the talk, you get enlightened eh? And you see the reason why you're called, why you're there, you feel that there's a purpose there. And yun, from there, when I got back after the Bayani Challenge, parang ibang-iba na yung pananaw ko eh. I really changed there eh. I became more serious about life. That experience of the Bayani Challenge. And the talk, no, that Kalinga Night topic, it was excellent. No? There is honor in what you do. I will never forget. When you do things, whether little or big thing, no, when you do it with excellence, then there is honor in and dignity in what you do. And that really moved me after that. I also came to know about GK through Couples for Christ. I was then a new member of Singles for Christ. That was in 2003. Also, Somali was Singles for Christ. We were quite required to do to join services. So I volunteered to be part of Gawad Kalinga. At the time, hindi ko kilala ang Gawad Kalinga. Hindi ko nga, wala kong alam. As in, wala kong zero background about GK. Pero sa tingin ko, at the time, dahil may trabaho din ako, sabi ko, dito na lang, walang ibang mapili. Pero kahit ganun yung umpisa, doon ko na-realize on hindsight na it was also one way of God's winning me back. Kasi at that moment, I was also having a very serious, kumbaga, crossroads sa buhay. I was about to leave the country at the time. Kompleto na yung papeles ko. I was one of those young people na nadidismaya sa nangyayari sa bansa. Like to explore greener pastures sa ibang lugar. Yun yung ganung crossroads. And then I met GK. And it was quite a weird situation na how God pulled me or prevented me from leaving. 2003 ka, Brad. 2005 pala ako. Not 2015. So, napaka-recent pala nun. What motivated or inspired me? Actually, it started with, I made a deal with God. Na kung hindi ako makaalis ng bansa, sabi ko sa kanya, I'm all yours. Because I was so confident na makaalis ako. Yung alam mo yung konting yabang na siya. Pero for some weird reasons, I made that deal. A week after, I got a call from a GK full-time worker. Nagsasabi, Dan, alam ko may mga kilala ka dyan sa Bicol. Tulong naman kasi kailangan ko mag-resign. Naghahanap ako ng kapal. Believe it or not, nanlamig talaga ako. Kasi until ang isipan ko was, mas isipan ko, sinisingil na ako ni Lord. I said, wag ka na maganap, ako na lang. So, that was in 2005. And in 2005, applied as a full-time worker for GK. But what motivated me really was, klaro din sa akin na around that time, nung isang beses na bisita ako sa puntod ng papa ko, kasi namatay siya at very young age. Doon ko na-realize na, kinumpute ko yung birth niya sa death. Mas matanda na pala ako sa tatay ko at that time. So parang it dawned on me na, Lord, nung kinuha mo siya, nagawa niya kaya yung gusto mong pagawa sa kanya? Well, of course, wala naman sagot doon. Pero ang mas naging disturbing was when I asked naman myself, ikaw, Dan, ginagawa mo ba yung gusto mong pagawa sa iyo ng Panginoon? Kaya from that time on, it has been a constant parang adventure each day trying to discover what God wants me. And right now, I still believe na dito pa yun. Nandito ako kasi ito yung tawag ng Panginoon sa akin. Well, for one, seeing poverty, yun talaga yung grabbing impact sa akin at saka yung motivation ko to serve. I grew up kasi sheltered eh. Everything was provided for. But then when you start working for mission, and then when your eyes are enlightened or opened, like for example, yung nangyari sa akin sa Gawad Kalinga, no? You get to see reality. Kung dati, dinadaan-daanan mo lang yung mga structures, mga really signs of poverty. Dati, maririnig mo sa news, parang wala lang. Pero when your eyes are open and when you get enlightened, talagang makikita mo yung yung kahirapan. And that motivates me. Parang, ayoko rin pumayag na, hindi pwedeng gano'n. Parang maintindihan mo yung si Jesus Christ. Maintindihan mo siya bakit parang drawn to the poor. Kasi parang hindi pwedeng gano'n lang. They deserve better, they deserve more. And then the inspiration, well, dun pa lang sa Bayani Challenge, ang hindi siya majority
no? Like, ang daming tao, ang daming pwedeng mag-volunteer, pero ang kukonti ng mga talagang nag-volunteer ng talagang committed, no? And yet, seeing people there, working together, that really inspires me. And until now, when I see kapitbayan members working together, mas hindi mo sila sobrang ibantayan or i-guide, and then you see them really doing something to make better lives or to make themselves better. Yung mga ganon, inspire eh. Nakaka-inspire. And you see that it really, only by the grace of God, parang hindi kaya ng tao gawin yan eh. Si Lord lang talaga, ang Diyos lang talaga ang nakakakaya na. Pero when your eyes are open, the impossible, possible. Seeing things na hindi mo makita nga is not easy. No, eat with challenges for breakfast. Kailangan masanay ka, kumapalang mukha mo. Kailangan talaga malakas ang loob mo. Kasi ang challenges marami. It pushes you to the limit, no? Like getting out of your comfort zone. Relationships are challenging. You have to deal with a lot of personalities. Mula sa mahihirap sila, mula hanggang sa volunteers, iba-iba sila, pati sa partners, no? All these are very challenging. Getting the youth to also move together, nation building towards this direction and working for the poor, challenging siya. The values formation, that's challenging. Kasi tuturo ka ngayon, show mo ngayon kung ano mga pwede natin gawin sa mga solutions to our problems. And then, dito, oh, wala na naman. Hindi na naman magagawa yan ng mga kapatid natin kasi they're so distracted, especially in this time of the pandemic. Very difficult. But, you know, you really have to hold on to it and stay focused and relate, no, well with them. Kasi ito talaga yung very challenging times. Eh, kung tayo nga challenge, lalo na sila at this time. Ang daming pagsubok. Okay, Dan, sa'yo. Mas lalo sa'yo. Well, it's not more on, hindi talaga, to be honest, hindi challenging yung trabaho sa GK. Kasi given na yun eh. Palagi natin sinasabi, as a person that's striving to kahit paano mahanap yung ano ba talaga yung purpose ko dito sa mundo. It's always a challenge, number one, to maintain that purpose or to maintain, to sustain that sense of purpose. And I think unang-unang challenge is to always go back to our identity. Sino ba talaga tayo? Aside from anak ng Panginoon. Pero I believe ako, sa Filipino, at being a Filipino, malamang meron akong responsibility sa kapwa ko Filipino. Pangalawa, isang challenge din is in terms of how to unify our different roles. Tayo ay isang empleyado, na tayo din sa may mga barkada rin. So we have so many roles, but many of us sometimes find ourselves iba-iba yung Dan Bercasio sa iba-ibang kausap. Pero dapat, how can we unify? Sino ba talaga si Dan Bercasio? Kahit sino yung kausap ko. And sana maramdaman nila kung ito pa talaga yung gusto ko sa buhay, ganitong passion, ito yung gusto kong mangyari, ito yung purpose ko. Sana makita yun ng bawat isa, ng lahat ng kahit sinong kausap. Even my post sa Facebook, si Dan Bercasio sa Facebook, hindi iba, si Dan Bercasio sa totoong buhay. So yung how can we unify once meron tayong parang pinutumbok ni Lord na o diyan ako punta, how can we now, kahit dahan-dahan, kasi minsan hindi madali, convincing our family na, oh, ito yung gusto kong gawin. Encouraging our friends na supportahan niyo ako, huwag niyo kong yayain dyan kasi that contradicts to what I want to do, what I want to happen with my life. So, yung mga ganong, how can we unify our identity, and lastly, our legacy. I always believe na, though we have so many dreams sa buhay, pero di man natin sigurado kung talagang maabot natin yun. But ang pinakasigurado is yung ngayon. Ang sukatan ko lagi is, kung kunin ako ni Lord mamaya, okay na ba ako? Kapag masagot ko yun na okay, then mukhang sakto pa. So yun po. Number one is family. Their support is really, and they're joining GK in various capacity. It's so important. It's hard to go out there and communicate and deal with different people outside when your family is not for it. So I'm really blessed that my family has parang went through it, no, with me, and has gone through the pains with me, has accepted it, no, the work in GK. And then my GK Capiz team, that's the second word. Napakahirap ng ano ng gawin ang isang bagay kung wala kang kasama. So I consider them really my blessing. So the family, then the team, no, the GK Capiz. And that includes also ni sina Kuya Dan, no, sina Dan, partnerships office, the sina, basta lahat na nasa GK office, no, lahat yan, sina Dan, sina Tito Tony Meloto, sina Luis, all these people part of GK, because they really helped us move and do something and
remind ourselves. And then the other word, tigad, no? Tigad talaga. Kasi he provide. Maski anong mangyari. Kumisa maski ayawan ko yung isang trabaho. Deep inside, parang ayaw ko kasi medyo grabe, overwhelmed ako. Pero when you know when it is God's work, eh, He really provides and He sends people. Lalong maging mas mabuti yung mga kapatid natin sa GK communities at saka sa mga barangays. Nangyayari talaga, sis. Nagpo-provide talaga siya. Mm-hmm. It is His will. Sa akin, I re-echo yung Tita Jess. My three words are faith, family, and Filipino. Faith dahil simula, bakit ako nandito, yun naman yung sa paniniwala ko gustong gawin. Gusto ng Panginoon na gawin. Kaya sa Kanya nagmumula, sa Kanya rin ako pa patuloy na bumabalik. I would like to invite everyone na sa lahat ng gusto tumulong, pero hindi alam paano or hindi alam saan, please get in touch with us. We are actually proactively organizing 10,000 barangays across the country. Kung gusto nyong either kung malapit kayo doon or merong mga may hirap, gusto nyong tulungan doon sa lugar ninyo, get in touch with us. So para po ma-connect din namin kayo with people also sa mga volunteers namin para meron kayong mga kasama. Okay. How about to suggest sa Capiz? I follow what our executive director's directions is, no? So kung yan ang gagawin, sabihin ng executive director, ganun din yung mga GK heads, we follow what they say. And their directions are, we look forward to that next week, especially sa the summit. So for those also interested to join this mission, there is really so much, there's a lot of space for you. And COVID-19 has really changed the way of doing things. Even the kind of leaders, the ones that we used to see are not the same. Hindi na po ganyan yung mga hinahanap natin, kundi talaga yung mga bagay at gustong tumulong, may puso, and sa dami ng kailangan ng ating mga kapatid on the ground, especially our barangays, no? So, sana po dumami yung mga ano natin, mga volunteers natin, lalo na ngayon. Okay. Thank you. Salamat din. Thank you. Okay.